Guys, good morning, good morning. Napakaganda ng morning natin ngayon dahil meron pong isa tayong viewers na nagtatanong regarding po dito sa ating good bacteria na meron sa ating microbial inoculant. Ngayon po ay nakapag-upload po tayo ng video, nabanggit po natin kung anong mga bacteria ang meron dito sa ating product. Pero hindi po natin na-mention yung mga nasabing bacteria kung kaya po ay mayroon pong nagtatanong. At today ay papunta po ang inyong lingkod ng Mindoro Oriental, pero ating ihahabol ang kanyang katanungan dahil napakahalagang araw. Then nandito po ngayon si Ricky Brown. Good morning, partner! Good morning! Ayan. So, ito pong isa nating viewer sa ating channel. Nagtatanong po regarding sa name ng ating tatlong good bacteria. May nabanggit po kasi tayo kung ano daw yung... may nabanggit kasi tayo na mayroon tayo three generals na mga bacteria. Bago niyo po yan sagutin, partner, mag-shoutout muna tayo dito kay Sir Alfie Gupo ng Oriental Mindoro, kay Sir Mirasol Ricardo ng Bacolod, and then dito po kay Macario Nevera ng Nueva Ecija, tapos dito po kay Emmanuel Lumibia ng Antique. Yan. Yan po yung mga customer natin sa ating LBC COD at saka po COP. Dagdag ko lang po guys, yan pong COD, medyo mataas po yung shipping fee niya, pero yung COP po ay mas mababa. Kung malapit lang po kayo sa branch, ay sa dalawang set po na yan, sa isang set po na yan ng microbial inoculant at saka ng ating root and leaf fertilizer, yan po ang charge natin ay only 150 pesos. Yun po ay cash on pick up. Mas mababa po yung charge sa LBC pag kayo po ang mag-pick up sa branch. Ayan. So now, ay pag-usapan po natin, Ricky Brown. Ayan, na-miss po kayo ng mga audience ninyo. Okay, magandang araw mga idol, no? Itong mga lumipas ng mga buwan ay out of town tayo, no? Hindi tayo out of country. So, patuloy natin watch out muna doon sa mga taga Davao del Norte, Davao, Cotabato, lahat ng no, Luzon, Visayas, Mindanao, yung mga pinapadalahan natin, partner, no, nakapanood sa YouTube natin. At sa branch na sila bumibili. At sa branch sila bumibili, so nakakabura sila doon. At least sa ngayon po, laging communication natin dito through chat, no? Kung ano ang mga katanungan, yung mga concern. Supposedly, maganda yung harvest. Kasi bago natin sagutin, partner, doon sa vlog ko lagi kong pinaalala. Ngayon, uulitin ko sa pagpaalala dito sa mga subscriber natin at saka yung karamihan mga partners. Yung tinatawag na farming system. So hindi natin yun imimiss na bakit may sistema. Kasi marami kasi partner na farmers na nakausap ko. Matagal na nagsaka. Kasing tanda ng tatay ko. Hanggang ngayon, nagpa-farm pa rin. So, malungkot, partner, kasi noong una, malakas ang ani, mataas ang ani sa abot nila. Maliit lang ang gastos. Ngayon, lumaki yung gastos nila, pababa yung ani, ay totally bumabagsak na yung market. So, bukod pa doon, partner, ay sila yung mga nakadepende pa rin sa synthetic, yes, at sa mga pamatay damo, pamatay kuhol, paulit-ulit, at saka yung mga sakit, problema sa daga, okay, problema sa tangya, okay, sa lahat ng klase ng, yes, sakit sa palay, yes, ay iniintindi po nung karamihan sa mga farmer. Okay. Pero yun pong ating mga user,
Yan, yung mga sumunod sa protocol mo, hindi na problema. Hindi na po sila na mo problema sa kuhol, sa damo, sa uod, or sa atangya, or kahit na anong problema sa palay, hindi na sila gumagamit ng chemical para solusyonan ang problema nasabing sila, problema. Partner, walang paglalagyan sa ako. Correct. No? Tumaas yung ani nila, yung yield nila, bumaba yung cost nila. Oo. Shout out po pala kay Sir Eric, Pastor Eric Villeso ng Batikan at ng kanyang kanyang caretaker ng farm na Skia OD dyan naman sa Barangay Pulo dito sa bayan ng Infanta, na kung saan yung dati nilang harvest, nakaraang harvest nila ay 27 sako, pero malaki ang gastos. At, saka, at ito naman pong panahon na iyon ay masama at gawan ng tag-uulan. Ang gaganda, pinakamaganda nilang harvest doon ay 50 doon sa nasabing area. Yes po. Na 5,000. Pero ngayon, partner, in fairness, umabot sila ng 69. Yes. Kaya, at saka yung weight ng per sako, tumaas sila, partner. Umabot sila ng 75 to 78 kilos per sako. So, i-interview din natin yan, partner. Medyo nabibisi lang tayo nitong at saka what's up doon, partner, kay Husilito Miras, yung nakikita nila yung vlog natin doon kay Edwin Sumailo, na yung tao doon na nakikisuso doon, si Miras. So, na-rehab natin yung palay niya. So, nabisita ko before harvest. Napakaganda. So, waiting siya sa interview natin. Hindi pa natin yun. Busy kasi si Ricky Brown eh. May mga inasikaso na hindi inaasahan. Pero ito ngayon, so, panibago. So, makikita natin guys, itong mga farmers na naging satisfied farmer, no? Ito sila ay dumaan sa paghihirap, ang palayan nila, at saka yung gastos nila. So, Rinescue, no? Hinabol natin, no? Yung nandyan na sa critical na kondisyon. Yes. Pero naging satisfied sila, bakit? Humarbis pa sila ng humarbis, hindi sila makapaniwala. Bakit nagkaganon? Sa akin, partner, based on my experience, wala nang ibang product dito sa Victory Global itong dalawa, partner, no? Information natin dito, guys, itong root and leaf fertilizer, ito ang liquid, ito ang pinaka-maintenance niya. Instead magtapon ka ng maraming fertilizer na synthetic na napakamahal, ito na guys, kasi ang isang litro nito, ang i-cover niya dito is 1 hectare, kan dalawang beses mo gagamitin. Hanggang tatlo. Alam mo partner, yung farmers kasi, ang mindset nila yung iba, nakapokus doon sa synthetic. Pero yung value ng synthetic, hindi nila pinopokus doon. Ang value doon, napakamahal. Ang epekto, good for 1 week lang. Hindi siya tinatawag na sustainable. Pero itong root and leaf fertilizer natin, ito ay mataas ang calcium, ang boron. Ito ang pinaka-importante sa pagpabunga. Ito ang pinaka-importante. That is complete fertilizer ito. Wala ka na ang hamulin. Nandito na lahat. Pangatangya. Nandito na. Wala ka na ang problemahin. Sundin mo lang pag bumibili ka sa amin dito, guys. Ipo-forward namin yung protocol ni Ricky Brown. Ang lahat na sumusunod, naging successful. Pero ang hindi sumusunod, partner, nagkaroon ng trouble, rinirescue pa rin natin, pagbibigyan natin, kasi kasama natin sila because of my farmer eh. So, tulungan natin sila. So, naging success pa rin yung harvest. Yun doon po sa ating mga nakasubok na nag-purchase ng COD, COP, at saka yung iba yung bumibili sa branch ng Victory Global, ay ang communication po natin ay hindi napuputol, lalo na once na binuksan niya na po ito, at tayo po ay tuloy-tuloy na. Ayan. So, dito po, actually, meron po tayong price a drop. Ibig tawag, meron tayong price reveal. Kung magkano po yung purchase namin yan sa opisina, mapupurchase din yan ng farmer para talagang kumita yung farmer. Yes, bro. Yan. So, yun po ay kung anuman po yung mga information na iyon, ay maa-avail po iyon ng ating mga a subscriber. Shout out po pala dun sa iba na gumagamit ng products na
hindi po naka-line sa amin kasi nasa ibang grupo. Willing din naman po kami mag-assist, kaya lang hindi po 100% doon sa time namin. Naka-focus po kami doon sa mga talagang client namin na nagkakaroon po kami ng purchasing. Sa kanila po kami may commitment. So, ayan. So, yung iba po na gusto po mag-avail ng products kung magkano. Katulad po today, partner, ako po ay tayo po muna ay maghihiwalay panandalian at ako ay papamindoro. Yan, ako ay papamindoro. Yan, para sa isang farmers meeting at business presentation dahil may mga nagpa- watch out doon sa mga taga kayamahan ng Murao, no? Regards doon. Yeah. Yan. So, doon sa pinanggalingan mo, pupuntahan ko at pag-usapan namin ang regarding sa business at yung regional purchasing o yung mega stockist, okay. So, ng Davao. So, katulad po ng Davao, meron pa nag-iintay sa atin sa Iloilo. Yes, eh, nakalimutan ko yung name. Nandito po lahat iyon. Sa Iloilo po, interested po sila for dealership. Ayan, meron pa po tayo sa Davao. Meron pa po tayo sa Cotabato. Kaya lang masyado nang malayo. Dito muna tayo sa malapit. Itong sa Aurora, itong sa Kwani, sa Dinggalan area yan, partner. Yan, itong sa Santo Niño, oh, Santo sa Rosario Niño. Domingo, oh, Nueva Ecija. Sa Dinggalan yan. Yan, dyan po ay mga masusugid natin na viewers. Now, guys, ito na yung pinaka-importante. Ano daw po yung mga bacteria na meron dito, na sa, meron dito sa microbial inoculant? Okay, guys, ito ang microbial inoculant. Pag sinasabing micro, ibig sabihin doon mo, i-search mo doon, lalabas yun yung mga organism pag micro. So, dito sa likod natin, may tinatawag dito na biofertilizer. Information nito, biofertilizer as organic fertilizer. Ano bang ibig sabihin ng bio? Ang biofertilizer, ito ang bacteria na nandito sa microbial inoculant because of three good bacteria. So, tatlong mga uri ng bacteria na mga good, no? Okay. Anong trabaho niya dito, guys? Ang trabaho niya dito, tatlong general, no? 5-star ito. Nandito na sa atin. Bihira ang produkto na makakombinasyon ka ng tatlong good bacteria na nandito sa microbial inoculant. Hindi po bihira, partner. Opo. Kundi 1 in 1,000,000. Ito, partner, ha? Itong Bacillus, no? Bacillus lichenoformis. Itong Bacillus pomelos, ito, partner, na tinatawag na Bacillus pomelos, subtilis, at saka Bacillus lichenoformis, no? Tatlo. Una, lichenoformis, Bacillus pomelos, at saka si subtilis. Yan. Ito ang mga tatlong good bacteria na nandito sa microbial inoculant. So, ang trabaho niyan, ibalik natin yung biofertilizer, ito ay soil conditioner. Naalala mo, partner, yung shampoo? Uh-huh. Di ba may tinatawag doon na conditioner? Uh-huh. Pangpalambot ng buhok. Uh-huh. Kung nag-dry yung buhok mo, mag-conditioner ka ng shampoo. At saka mag-conditioner ka para lalambot yung buhok mo. Yung tinatawag na shining na yung buhok mo. Ang lupa, partner, nitong microbial inoculant, yung nag-dry na. Bakit nag-dry siya, partner? Dahil doon sa too much application ng synthetic o chemical, yung traditional na pamaraan, no? Yung farming system na pamaraan na hubog sa yung lahat ng chemical o lahat ng mga synthetic fertilizer nandoon sa lupa, ang resulta doon, partner, ay talagang totally damaged, nagda-dry siya. So, ang magtrabaho doon, magpalambot doon, partner, mapabalik yung sariwa, yung tinatawag doon, mabalik yung sariwa, ang magtatrabaho noon, ito si lichenoformis.
Kasi siya ay... At bukod pa doon, partner, napakaraming trabaho ni Litsiniform. Yes, kasi yung kaya, lahat ng mga raw materials doon sa lupa na nag-dry na, yung sinasabi ko na parang buhok, ito ay swell conditioner, microbial inoculant. So, ang mangyari doon, partner, i-rapidly, yung tanong biofertilizer, i-rapidly decompose niya lahat ng mga raw materials doon sa lupa mo. Kung palayan ba yan, kung ano ba yan na high by low crop ba yan, o mga bearing trait, sa lahat ng mga kuwan doon, eh ano niya yon, no? Tatarbahuin niya yon sa good bacteria na nandito sa microbial inoculant. So, swell conditioner, acid neutralizer siya, Paul Parker. So, ang init, kasi ang nangyari doon, yung init ng lupa, ini-neutralize ni microbial inoculant. Ganon kagaling itong produkto na ito. Ganito katibay ito. Ang isang kilo, partner, isang application sa isang hektarya. Hindi siya mawawala. Lifetime siya nandun sa lupa. Instead na hindi ka magbuga ng lason. So, tanda natin guys ha. Tatlong good bacteria ang microbial inoculant na nandito. Ha? Litsiniformis, Subtilis, Pumilos. Bacillus pumilos, Lactobacilli. So ibig sabihin yung Lactobacilli, partner, yung bacteria nandyan sa Yakult, 8 millions of present microorganism nandyan sa isang Yakult na iniinom ng tao. Kaya ito'y ari gagawin. Okay, partner, ang mga nasabing tatlong bakterya ay maaari na nilang i-research sa online kung ano pa ang kanilang mga nais malaman. Yes po. Tapos ngayon po ay since ikaw po'y nagbanggit na ito po si Bacillus pumilos ay isa sa mga good bacteria o isa sa mga probiotic, ay maaari mo bang kaming mapaunlakan na mapapatunayan mo na ito po ay hindi lason? Yes po. Sa paano pong paraan ninyo mapapatunayan? Ay, pwede ko kakainin itong laman nito. Pero ngayon, partner, wag naman kasi ano ba yan, kumakain ng fertilizer. Ang atin pong gagawin, na kadalasan po natin ginagawa, na hindi po nalalaman ng marami, na ganito, mga viewers sir, ganito, natin. Ganito, partner. Magtitimpla tayo ng, magtitimpla ako ng kape. Ayan. Pero ito so, kasi pag nitimpla ako ng kape, ay lalagyan mo nung ginagawa mo ng napag off camera, kapag may mga activity ka, may gawa ka ng matinding trabaho talaga, ikaw ay naglalagay ng MI sa kape, ay muli mong gagawin ngayon. So, okay, tayo muna yung mag-prepare ng kape para sa pagkakape ni Ricky Brown na may kahalo na microbial inoculant. Food harvest microbial inoculant. Yan, so nititimpla si Ricky Brown ng coffee. Yan, gusto niya kasi is yung black coffee. Black coffee pero may konting sugar dahil na riyan si microbial inoculant. Yan. So yan, meron din sachet na ganyan, partner, kasi para yan dun sa mga nag-aalaga ng baboy, yung may mga baka, kalabaw, yan, yung may mga urban gardening lang sa backyard. Ayan, marami kasi tayong backyard user. Ayan. Kaya meron tayong sachet. Yung sachet natin is only 100 pesos. Thank you.
Yan. Hindi lang si Ricky Bro na uminom niyan, guys. Napakarami na. Sarap. Yan guys, makikita mo maya guys ay ipapawisan na yan si Ricky Brown sa pag-iinom niya ng kape na yan. So ganun lang kasimple yun guys. Pag may gagawin si farmer, pag may gagawin ka na medyo mahaba-haba yung trabaho at saka medyo mabigat-bigat, magkape ka muna guys, tapos lagyan mo kunti ng microbial inoculant. Doon mo makikita, hahanapin mo pa yung trabaho. Kasi yung sinasabi ko rito, yung mga matigas pinapalambot, tapos yung malambot, yung malambot papatigasin dito. Yun ang pinakamaganda doon. Ayan. So yan naman yun po, ang hindi bonus. Partner, hindi naman natin yan pinopromote na inumin, yes, dahil yan naman fertilizer. Pero so, hindi po namin sinasabing inumin ninyo. Pinakikita lang po namin na yung product ay... Pwedeng inumin doon. Ang pinapatunayan dito guys, na ito ay 100% organic ang produkto ng galing Victory Global. Kasi pag organic partner, walang lason. Pwede makain, mainom ng tao. Kasi ganito kasi partner eh. Maraming nagsabi na organic, yung tinatawag organic, alam mo yung partner, yung organic. Narinig ko na yun dati sa Mindanao. Okay, yung organic partner, yung tinatawag na organic na may atik-atik. Yung mga inano lang ang mga tao na sabihin organic kahit hindi organic. Kasi pag organic partner, information dito guys sa atin mga gumagamit, naka-OCCP tayo. Yung Organic Certified Center of the Philippines, ito ang tatak guys. Proudly Pinoy tayo. Saan natin napangalanan yung mga bakterya? Sa UP Los Baños. Doon na-detect yung pangalan ng mga ating good bacteria dito sa produkto ng microbial inoculant. Ganun kalupit guys. Kaya iniinom ko to. Kasi dagdag ito ng palakas sa katawan. Hindi babagsak yung katawan mo sa pagod. Kapag bakbakan ang trabaho, uminom ka lang ng kape, kunting microbial inoculant, ayos ang pagod, partner. Yan. Okay. Thank you, partner. Yung atin na next, hindi pa matapos-tapos natin na content, yung sa isda na manatiling sariwa. Yes mo, partner. Yan. So once po yun ay natapos na, ay ating mai-upload at check na pagkakaguluhan na yan. Biruin mo yung isda ay nanatiling sariwa, umabot ng ilang linggo. Yung iba ay parang ganun pa rin nahuli, bago pa rin nahuli. Kaya pinagkaguluhan ng isda. Mababa na ang presyo, pero yung atin hahabulin ng mataas. Hahabulin ng mataas. Walang hanggang kuan, partner, ang diferensya, 20 hanggang 30 ang diferensya sa isda natin na may application ng ano po yung 20 hanggang 30? Halimbawa, partner, yung presyo na 180 nila yung kababaan, yung sa'yo, habulin ng 210. Okay, so yan ay next video natin. Yes po. So that's it for today, partner. At sana nasagot namin po yung katanungan ng isa po nating viewer kung ano daw po mga pangalan ng meron na mga good bacteria sa ating product na si Full Harvest. So ayan po, malinaw. Si Bacillus liciniformis, si Pomelos, at saka po si Subtilis. Yan. So sana ay inyo pong amin pong nasagot ang inyong mga katanungan at tayo po ay mag-COD na. Char. At saka or mag-COP. Guys, mas mababa po ang charge ng COP kaysa sa COD. Ayan. So, requirements lang yon. Kapag kailangan, mas malapit lang kayo sa branch para hindi po kayo mabala. Mabuli ito, partner, pagkuhan. Pag marami ang farmers na may ikom na mukhang, pwede mapuntahan na Ricky Brown para
doon tayo mag-ipon-ipon. Okay. Katulad po ngayon, today, ay mamayang 1 o'clock, ay going to Mindoro. So, hinabo lang po natin ito at pwede naman gawin dito sa bahay. But actually, napakarami pa po natin dapat na maikuha na mga vlog, may upload patungkol po sa ating products. Pero hindi na po natin nagawa at naging sobrang busy dahil kami din po ay isang farmer. Hindi pa rin po kami nag-upload ng videos namin kasi surprise po yun. Abang-abang po dyan. So, sa mga nag-subscribe, maraming salamat po. Naka 1,000 subscriber na po tayong mahigit. Thank you so much po. At shoutout po dun sa mga talagang nagmamasid pa dyan. Yung pang sumisilip-silip, subscribe, malaking bagay. At magandang araw po sa ating lahat.